Kamusta mga tol? Matigas na tubol, Matisse Thybulle ang sinasabi nilang magaling daw na defender ngayon. Totoo ba yan? Tirahin na natin yan, pero bago yan, atsara muna tayo, focus lang sa goal. Yung unang-unang maganda dito kay Thybulle mga tol, yung pag-iwas niya sa mga screen na ganyan, no? Eto mga tol, importante talaga to sa panahon ngayon eh. Pansinin nyo mabuti mga tol, yan tapak niya, o yan o, yung palayo sa screen. Lalo na kapag ganyan si Curry yung bantay mo, daming screen dadaanan palagi niyan eh. Ayan ulit yung tapak niya mga tol, tingnan nyo mabuti oh. Tapak palayo sa screen. Yung una kasi dyan no, yung awareness niya kung nasan yung screen. Tulad niya, tingnan nyo mabuti oh, nililingon pa niya yung screen eh. So ngayon, alam niya na kagad kung saan yung i-screen sa kanya. Ito pa isa, tingnan nyo oh, andyan siya sa harap ni Curry, di ba? Pero tingnan nyo mabuti mga tol no, nung nakita niya na i-screen itong si Doraemon sa kaliwa, tingnan nyo oh, pinwest niya yung katawan niya. Teka tol, nilikula yung katawan, may epekto ba yun sa depensa? Oo naman, may epekto talaga yan. Kasi mga tol, doon pupunta sa Curry sa kaliwa. Ngayon yung katawan niya, nakaharap na rin ngayon sa kaliwa. Subukan mo rin no, para malaman mo, testingin mo. O ayan na naman yung step niya palayo sa screen, di ba? Pero grabe talaga ang screen sa Doraemon, naligo screen talaga to, hindi tinatawagan eh. Eh, ito po, lumahabol pa rin no, contest pa rin yan. O ayan, screen na naman si Doraemon pataas. At nakita ni Thybulle yan, kaya yan no, pilit siya pumupunta ngayon sa taas. Gumagalaw na naman yung screen na Doraemon no, kaya reklamo tuloy siya sa ref. Tapos ayan, habol na naman siya ngayon sa contest. So mga tol, labanan niyo yung screen tulad niyang ginagawa ni Thybulle. Lalo pat ganyan, gumagalaw yung screen na ganyan no, pwedeng-pwede talagang tawagan ng illegal screening yan eh. Basta labanan niyo lang palagi yung screen, kahit na maganda pa yung screen ha. Habol lang ng habol, tulad niyan mga tol, tingnan niyo oh, muntik pa niya mabutataas sa likod si Tuklaw. Tapos pwede niyo rin gayahin itong isang step patunok na palayo sa screen oh, yan ganyan, tingnan niyo mabuti oh. Sobrang gandang technique talaga niyan eh. Ayan pa uli yung kanan paa, tingnan niyo mabuti oh, palayo sa screen, di ba tinuturok niya oh. So itong depensa niya against the screen mga tol, kombinasyon to ng awareness kung nasan yung screen, tsaka yung technique niya na isang step palayo sa screen, tsaka yung sipag na rin na sobrang importante talaga eh, lalo na mga tol no, kung mayroong pinapaasaho sa'yo tulad lalo niya ni Curry oh, binibigyan talaga palagi ng screen niyan eh. So itong si Thybulle, sobrang galing talagang umiwas sa screen. Ayan tingnan niyo oh, dalawang screen yung iniwasan niya dyan no. Ayan pa isa oh, tingnan niyo, hindi na tinuloy yung screen no, kasi malamang tawagan siya ng illegal screening dyan, layo ni Thybulle eh. Tapos mga tol, tignan naman natin yung laterals nitong batang to. Etong laterals mga tol, eto ang pinaka-importante sa perimeter defense. O yan, replay natin, pansinin nyo mabuti yung mga paa niya ha. Yan pasay na takbong ginagawa niya na yan, yan yung tinatawag na laterals. So kung papasin dyan mga tol no, si Jason Statham mo, paharap yung takbo niya diba? Pero kung si Thybulle, patagilid yung takbo, pero sabay lang halos silang dalawa oh. Kaya yan, grabing contest yan, fade away pa yan ha. Teka lang tol, paano kung ma-improve yung laterals ko na ganyan? Ang tanging paraan para ma-improve nyo yung laterals nyo, mag-drills kayo, yun lang talaga yung way eh. Pero siguro kung pinaglihi ka sa limango, malamang maganda yung laterals mo eh. O yan, ayan na naman yung step palayo nyo sa screen oh. Tapos laterals niya, nauna pa siya ng konti kay Brown. Ayun, baon sa pansitan! Kaya mga tol, sinasabi ko kanina pa, ito ang pinaka-importante sa perimeter defense, laterals. Kasi hindi ka naman magkakaroon ng pagkakataong butatain yan kung naiwan ka na kanina pa ni Brown, di ba? Naalala ko to ni bigla, Jalen Brown, tapos meron Jalen Green. Kaya na kayo magkakaroon ng Jalen Blue. Pero seryoso mga tol, no? The only way na bumilis ang laterals nyo, mag-drills kayo na mag-drills. Kahit magtikol kayo araw-araw, hindi mag-i-improve yung laterals nyo eh. Tapos sa katawanan ha, tulad niya ni Jason Statham mga tol, tingnan niyo mabuti ha. Mas matangkad yan kay Thybulle, di ba? Mas mabigat pa ng konti ata yan eh. Pero yan, laban pa rin ang laban sa Thybulle, oh. At yung napansin ko, magandang gumamit ng katawan itong si Thybulle. Eh, tingnan niyo yung bunggo niya kay Jason Statham, oh. Tapos yung timing ng talon niya, saktong-sakto rin, kulang na lang mabutataan niya eh. At yun yung isa pang maganda dito kay Thybulle mga tol, no? Yung timing sa pagtalon sa pagbutata, pang class S na halimo talaga to eh. Lalo na dito kay Curry, sobrang bilis niya mag-release ni Curry, di ba? Pero tingnan nyo to, oh. Nauna pa tumalon si Thybulle kay Curry, kaya yan, butata ka boy! Take note mga tol ha, 6'5 lang itong si Thybulle, pero 7 feet yung wingspan nito ha. Ayan, kitang-kita naman oh, ang haba ng bias oh, wala yan, tuklaw! Ayun, mahaba na yung bias, maganda pa yung timing, ayan oh, nice day yan oh. Kaso magaling talaga si tuklaw eh, sorry ka na lang. Pero syempre, kung magugulo mo ang shooter kahit konti lang lagyan yan, mas may chance talaga sasablay yan eh. O yan, slow mo natin to oh. Tingnan nyo yung talong nilang dalawa ha. Sabay na sabay lang, pati pagbaksak ng paa, sabay din eh. Kaya kahit medyo nasa kanan siya, medyo nakakailang pa rin ng konti sa shooter eh. Sa mga backshot naman, wala talaga ako reklamo, wala talaga eh. Tingnan nyo mga tol oh, hindi na tumingin sa ring, tinakpan pa yung mukha ni Curry, hindi na re-rebound, hindi pa backshot na lang eh. Tatlong game yung pinanood ko actually ha, at every time merong titira na ganyan, ayan siya, naghahanap palagi ng iba backshot, okay yan. Kahit sa mga fast break, tingnan nyo yung takbo niya, oh, hinaharangan na kagad si Counter, ang gulang eh. Tapos yung talon niya pa-rebound, ayan tingnan nyo, oh, papunta talaga kay Counter, parents yung galawan mo, tola. At panghuli, yung sipag, wala niya talaga para uminom ng 1 litrong kape to eh. Habol ng habol ng habol, ayan nadulos na nga, habol pa rin.
Ayan o, habo siya kitok now, tapos pinasa. Siya pa yung nag-contest kaila automatico. Ayun, pinasa tuloy. Etong batang to, eto yung totoong merong motolite sa puwet pang matagalan to si Thybulle. Ayan o, si Balbas na yung bantay niya dyan ha. Sumundot, naiwan, pinasa ni Balbas sa corner. Stop! O, tinan nyo mabuti mga tol, oh. Wide open na yan, diba? Asan ba si Thybulle? Eto si Thybulle mga tol, ang layo oh. Pero yan, tingnan nyo mabuti, nabuta tapa ko. Walang jogaling talaga nito, hanep. Sa laban nila sa Celtics, tinauhan niya si Brown tsaka si Jason Tatum. Laban sa Warriors, tinauhan niya si Curry. Laban sa Nets, tinauhan niya si Balbas tsaka si Tuklaw, hanep. Sipin nyo mabuti yung sinabi natin ha. Mula point guard hanggang 7-footer na si Tuklaw, siya yung tumatao. Eto si Thybulle mga tol, kapag dumidepensa to, magaling talaga humarang to eh. Para din tong Thybulle na nasa dulo na ng puwet mo no, kapag tumatae ka pero ayaw lumabas kaya hindi makalabas yung iba pang nasa likod ng puwet mo eh. Magaling talaga. Lahat ng sangkap ng isang magaling na defender, meron tong batang to. Maganda katawan, mahaba bias, maganda yung laterals, maganda yung timing. At higit sa lahat, masipag, hindi tulad ni Yeshkel, tamad gumawa ng video eh. O yun ay panghimagas, tumitigas na naman Thybulle ko, carbon ba yan? Lodi carbon?